ni Manila. Yan lang. Okay, pero hindi. May sama ng loob yan. Tell you may sama ng loob. Kaya may nasakot ng Manila. May sama ng loob. Tell you that, ito to yung history. Oh. Bakit? Sapagkat nung ako, ang bintang kay Olalia, ayun daw mga balat pa rin, inilipat muna sa lipat bago mag-iwan. Which is not really correct. Second reason, banding eh, was a product of Cardinal Rufino J. Santos. Number three, ang frame of mind niya ng pastoral ay highly urbanized Manila. Number four, ang kanyang roots ay Manila. Number five, ang sumusunod ay si Rufino J. Cardinal Santos. Kanya naman, noong si Ubu dito, sinuwerte kayo sa Manila kayo napapunta. Inalis sa medical board pastoralidad. Ito ang busod ng lima. Yes. I'll tell you why. Hindi nyo alam bakit itong pinili ni Petrelli. Sino yun? Yun ang unang obispo ng lima. Giuseppe Petrelli. Obispo? Hindi po! Hindi naman obispo ng lima. Ang lima lamang ang may ganitong istorya at karangalan. Ano yun? Hindi nyo alam. In all the dioceses in the Philippines, only Lipa had a bishop who is also the apostolic delegate, the nuncio. Ayun. Nakita na kayo ng diocese na ganyan? That's history. Anong ginawa ni Peter? Sakop niya ang napapakalating diocesis nung hiwalay sa Manila. Sobrang laki. Ano yun? The provinces of Tayabas. Ano yun? Son, galing Tayabas mapakalan. Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, practically Region 4, A, and part of B. Wala pong gano'n. At ilang isla, bukod sa probinsya niyo, ang probinsya, may mga isla pa kasi sa ako yan. Ano-ano yun? Siyempre, Mindoro na kaya. Marinduque na kaya. Pulilio is an island. Alhambra is an island. Isla Verde is an island. Maricopan is an island. Napakaya ko. Anong ginawa ng obispo? Sobrang laki. Ang seminaryo ay ilalagay natin sa gitna. Hindi ba San Pablo para magdadilipuntahan ng mga taga-Tayabas o sila? Magandang-magandang-magandang-magandang-pulin yun. Yan. Puso, ugali, kultura, subkultura, paniniwala, pananampalataya na ito sa sambal. Kanya naman, nga, ang swerte ninyo na karugir mo ng bispo na kayo dinala sa Manila. Awin ka nga. Ano ba naman yan? Ang anak ay iniwanan sa ina at dinala sa lola. Kaya yan, tiyo. Spoiled brand kayo. Sa lola kayo binilangin. Naturally, for all those reasons, he had more in common with Batanggenos than with the Manilenos. Accept that. Mga tao nyo rito, accept naman na lumaki, bunlan,
sumuli na ngayon ang Laguna at sobrang dami ng mga migrants dito. Sobra na po. Itong problema niyo, how would you preserve the subculture of Laguna? Itong problema namin sa Batangas, yun ang rin. That's why, in our apostolate, iniwan ko, liliwanag namin sino ang tunay na Batanggenyo. I do not say, do that also. In fact, we came up with two publishing subjects. Ari ng Batanggenyo yung nakita nyo after yun. You can't give me. I'm just finishing another book on the life of, please pray for me. I'm writing another book on Monsignor Obiara. After that, I'll try to identify again sino ang tunay na Batanggenyo. Okay. Now, thank you for this invitation. Yan ang story niyo, ha? Kaya, ako'y natutuwa. Yung ako'y nasa Maynila na, sumali kayo sa soldare. Tumasama yung soldare, no? Di ba? Yan yung lipa ng simula niyo. Soldare, yan ang dinala ko nung ako'y galing sa Mindanao. By the way, historically, I came from Mindanao. 11 years ago. Para mabuo itong metropolitan province ng Lipa, magsoldare tayo. At ulit, tunay na pangalan ni Resulta. Bakit sa Mindanao, if there is Mindanao in here, sanay kami sa mga acronyms. For example, Kamusta. Kamusta. Yun ang aming metropolitan namin. Kamusta. Ka. Kagayan. Bu. Butuan. Eh. Surigao. T. Tagdag. M. Balay-balay. Ano kami? Dopin, Tipolog, Ozamis, Iligan, FWD, Pagadian, M, Marawi. Kanya nung lumipit dito, ipunin natin kako, gawa tayo nun para sa mga katagalugan. Resulta. Region, R, region, so, S, of Southern, T, Tagalog, so, dito sa amin Tagalog, region of Southern Tagalog, yeah. Region Southern Luzon, di Tagalog. Ay hindi magustuhan ng mga Tagalog Sena, sabi ba ito ay Resulta? Bilatay naman, Soltare, Southern Luzon, Tagalog region. Umayag ako, bakit alam? Kita yung tawag nila, kahit Soltera lang yun, pahayag ako. Matuloy lang. Yun ang istorya niya eh, hindi niya alam eh. Kaya sabi ko sa inyo. Alright. So, ganun ang mga tatanong niyo sa mga ano ko ha. Bago ako hindi pa ako nagsimula ha. Yes, hindi pa. Hindi pa kayo simula ha. Okay, wala pa. Relax ko muna kayo ha. Okay. So, ganun po ang mga natuloy yan. Okay. So, baka itanong niyo. Nasabi ko lang sa inyo. Ha? Ilan taong kayo? I will be 84 in a few weeks. In a few days. Obsente ko ay ito ako. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi ko kalahin mo matanda na ganito. Pag-usel niyo, salamat sa Diyos. Matanda. May isang pag-usugang kailangan. Malino ang pag-iisip. Malakas ang tuhod. Magandang puso. Lamang matigas ang ulo. Okay. Alright. Kami na. Ipaliwanag niya ang pundang pero. Alright. But I'll tell you what. Something that will touch you. I want to base it with experience and also with the grace of God. We are now in the period of a special jubilee called the Jubilee of Mercy. I'll tell you what. Just around a month ago,
There was a special assembly of priests in Rome. Napangang naroon. Ewan ko kung mayroon mga namunta rito, punta, medyo mahal ang pasahe, punta Roma, nakilig sa Santo Papa. Yung kanyang unang panayam sa mga pari at obispo, more than 5,000 priests sa St. John the Lateran, sinabi niya ganito, napaganda, we will start from here before I talk about the Ponte ng Pinoy. May sinabi siya, bigitin mo ang pimo pari, sabi niya, we will start the reflection on the prodigal son. Alibog naman ako. Sabi niya, kayo mga pare, meron kayong istorya.